Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. I'm Rodel Lisena, ang inyong Turismo Master. Sa mga baguhan pa lang sa channel ko na to, mag-subscribe muna kayo. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano ang pagsusukat. Sana itong gagawin ko na to, mabigyan ko kayo ng tips kung paano ang pagkuha ng sukat sa katawan. Umpisa natin sa body measurement, pagkuha ng sleeves, pagkuha ng pants measurement. So, i-explain ko sa inyo isa-isa, papakita ko na rin sa inyo kung paano. So, sana magamit nyo at makatulong sa inyo. Lalo-lalo na doon sa mga beginners pa lang na gustong pasukin ang mundo ng kuturismo. So, batagal ko na itong naisip sana na i-vlog ko nga. Pero, since busy kong schedule, tapos wala akong model na pwedeng magamit sa paano magsukat. So, swerte ko lang yung araw na to kasi binisita ako isa sa mga estudyante ko na dyan lang natira, kapitbahay ko lang siya. So, papakilala ko sa inyo, isa siya sa mga naging estudyante ko sa training center. Ito na siya, si Miss Pei. Hi guys! Good morning! Nandito ako ngayon sa Sir Rodel, ang master at saka teacher ko sa kuturismo. Sa mga kaklase ko dyan, suportahan naman natin ang channel niya at saka i-subscribe. Don't forget to share na din. Thank you guys! Yun guys, unahin natin ang pagkuha ng shoulder. Mag-umpisa tayo sa shoulder. So, paano kunin ang shoulder? Miss Pei, talikod tayo. Talikod na lang. Hanapin lang yung pinakadulo ng kanyang buto. So, lagay nyo yung tip measure nyo dito, straight lang. Tapos mapapansin nyo, yan na yung pagkakuha sa kanyang shoulder. So, meron tayong 14. Meron din isang paraan dyan sa pagkuha kasi meron kasi mga may mga tao kasi na naka-yuko na. Okay? Try nyo rin kunin sa harap. Kung sa likod, kahit hindi naka-yuko, take note, ang likod at saka harap hindi magkapantay. Malaking tulong kasi ito pagdating sa pattern making. So, kukunin nyo rin yung pinakaharap. Kung titingnan nyo, yung harap niya is 13 lang. Nagdi-difference lagi ng 1 inch. So, yun yung kaibahan nung harap sa kalikod. Ito kasi, mga technical lang siya. Pero ngayon, papakita ko na sa inyo lahat na galing sa shoulder, yun yung likod, pwede mong kunin yung harap para may reference ka. Kasi minsan may napapansin ka ng mga sukat, ng mga damit, especially sa ready-made, na ito mas malaki itong harap kaysa likod. So, yun yung tamang pagkuha ng shoulder. Sa Tagalog, ito yung balikat natin. Okay? So, ang susunod mo ngayon dyan, mayroong tinatawag na off-shoulder. So, kumpletuhin na natin ito ha, para talagang dire-diretso yung sukat. Pag kumuha ka ng off-shoulder, yayapusin mo lang yung buong balikat niya at igaganito mo siya, nakaikot yan. Yan yung tawag na off-shoulder. So, one finger lang lagi para relax lang siya. Kumbaga, peak size ang kuha natin. One finger. So, tapos natin sa off-shoulder, kukunin natin ngayon ang unang-una, yung upper bust. So, madali natin siya ma-identify. Yung upper bust, humihilira dito yan sa mismong chest line. So, pag kinuha natin yung upper bust, angat lang natin yung tip measure. So, one finger lang, napapansin nyo, one finger lang na silalim. Tapos, double check natin yung likod kung ito ba eh, tama. Talikod ka nga, Miss Pei. I-double check natin yung likod kung ito ba, sakto siya. Kasi minsan, kukuha lang tayo ng kukuha. Pero yung likod, hindi naintindihan na nakaganito pala. Hindi pala siya nakatapat pala. So ngayon, pagkakuha mo ganyan, relax mo yung katawan ng model mo. So yun yung upper bust. Tapos, dire-diretso na siya sa bust line. So, dito tayo sa gitna lagi. Especially kung babae ang sinasukatan mo. Kasi itong gitna na ito kasi, ito yung cleavage ng sinasukatan nyo. So, ibig sabihin, maluwang yan yung part na yan. So, wala kang masasagi sa customer mo. Okay? Tapos, yung pinaka-bust line na yan, nahahawakan mo pa rin yan, titingnan mo yung sa likod, ang katapat niyan is yung bra line.
talagang tatapat siya sa braline. So ngayon, isusunod natin naman yung pinaka lower bus. Ito yung tinatawag na empire. So kung papansin ninyo, sa baba siya ng bra line. Yung mismong bra, kung ang customer yung nakabra, sa mga kababaihan, para malaman nyo, sa baba mismo ng bra nyo. Yan yung under bus o lower bus. O minsan tatawag nyo siyang empire. So, itutuloy-tuloy mo lang yung tip measure mo hanggang waistline. Okay? Ang palatandaan ng waistline, hanapin mo lang yung pinaka smallest part ng kanyang body. Okay? Paano malalaman mo kung smallest part ng kanyang body? Hahagurin mo yung likod. Madalas nakikita mo yung pinaka-korte kasi ng bewang kasi nandito sa likod. Yan yung tatandaan mo. Pag hinagod mo siya ng ganito, kung saan yan kumakanto, yun na yung pinakamaliit na part ng kanyang body. Okay? So ngayon, pag nakuha mo na yung pinaka waistline niya, doon sa mga baguhan, ang ganap dito, galing sa waistline, susukatin natin siya ng 4 inches para magkaroon tayo ng first hips. Okay? So, ito yung waistline niya kanina na ginawa natin. Ito yung pinaka-smallest part ng kanyang body. So, kukuha natin ng 4 inches pababa, doon yung pinaka-first hips niya. First hips niya. 4 inches galing dito. Galing dito, papunta dito 4 inches para magkaroon ka ng first hips. Ngayon, gusto mo naman kunin yung pinaka-second hips niya. Susukatin mo uli 4 inches hanggang 8 inches. Meron ka ng second hips. Tatapat mo lang siya doon. Okay? Tapos, ang pinakapalatandaan yan, kahit hindi mo siya susukatin, makikita mo dito yung pinakaumbok niya. Yung pinakaumbok ng hips niya. Yun yung palatandaan nun. So, yun yung proportion ng pagsusukat. So, natapos lang tayo dito sa shoulder. Nagsimula tayo sa shoulder, off shoulder, upper bust, bust line, empire or lower bust, waistline, hip 1, hip 2. So, okay na tayo doon. So, ngayon, natapos na natin yung pinaka-body na. Doon naman tayo sa tinatawag na bust point. Bust point, empire length, figure. So, yun yung tatlong magkakasunod. Ang tawag doon, ito yung mga tinatawag na vertical measurement. Yung kanina, kinukuha natin siya in horizontal measurement. So, dalawang klase pala ang pagsusukat na pwede tayong tandaan. Vertical, yung mga galing sa neckline, pababa na sukat. Ang horizontal, lahat ng forms of circular measurement. Yun yung horizontal na pagsusukat. Okay, dito tayo sa vertical way na pagsusukat. Ito yung tinatawag na kukunin natin muna, isasama na natin dito, galing dito sa besides ng kanya, neck point niya, kung kukuha tayo ng deep, yung pinakalalim ng design natin, it's meron tayong naka-binik. So, kukunin natin yun. Kung mula gilid, papunta sa gitna. Kung ano yung lalim na gusto nyo, yun yung kukunin natin. Kung halimbawa, 8 inches. Halimbawa, itong pinakasuot niya is 5 inches lang. Yun yung paraan ng pagkuha ng neck deep na tinatawag. Ngayon, hindi natin bibitawan yung tip measure natin, idiretso natin siya sa bus point niya. Dito na tayo sa bus point, dire-diretso na yon, kukuha tayo ngayon ng yung tinatawag na empire length. So, yung empire length niya, yun yung under bus o lower bus. Okay? So, yan, dire-diretso lang. Hahagurin naman natin yan para makuha tayo ng front figure. Ang front figure, isang palatandaan niya, is level nung elbow. So, nakalibin siya sa elbow, so ang kanyang figure niya sa harap is nasa 16. So, hahagurin mo lang siya ng ganito, nakalibin yan. Papansin ninyo, yung level nitong elbow niya na yan, yun yung pinaka-figure niya. At yun din yung pinaka-smallest part ng kanyang body, yung kurba na tinatawag. Okay? So, pagkakuha mo na nga ng bus point, neck dip, yung neck dip niya, diretso sa bus point, lower bus, figure. So, sunod-sunod lang. Wala tayong, hindi na tayo bibitaw doon sa taas. Diretso lang tayo. After nun, kukunin mo nga agad yung bus distance. Ang bus distance ay yung pinaka-umbok o yung point to point yan. So, hahanapin nyo yung pinaka-bus distance. Susukatin nyo. Sunod naman natin, yung pinaka-back figure niya. Ito ang pinaka-importante sa lahat, ang back figure.
lalo na pagdating sa pattern making. Ito yung lagi kong tinuturo sa mga estudyante ko na huwag niyong kalimutan itong back figure. At madali siyang tandaan kasi pag hinagod mo yung katawan na yan, may korte man yan o wala, pag hinagod mo siya, meron talagang korte yan. So yung korte na yan, pag tinitingnan mo naman siya, nakalabel din siya sa elbow. Kung papansinin mo, yung elbow niya andito, andito yung label niya, andito rin yung kurba ng katawan niya. So nasa 15. Kung papansinin niyo yung harap 16, yung likod niya is 15. Bakit kamo? Dahil itong harap na to may umbok. Nung hinagod ko siya, mas tumataas. Kaya meron kang figure sa harap na 16, meron kang figure sa likod na mas mababa, 15 lang. Depende din yon sa customer mo. Kung meron kang customer na malaki ang bust niya, mas magiging mataas yung figure niya sa harap. Okay? Ngayon naman, kukunin natin yung pinaka-neck circumference niya. Importante rin to. Kung halimbawa, meron tayong mga design na may collar, so kailangan din siya, isagad nyo lang yung tip measure, tapos mag-release ng 1 inch para relax. So yun yung neck circumference. Okay. Susunod natin ngayon, yung armhole. Ang pagkuha ng armhole, angat mo lang yung ano ng customer mo, isasampa mo lang siya dito sa may shoulder mo, tapos hawakan mo siya, isang finger lang yan ang nakaloob, tapos i-release mo siya ng 1 inch para relax. Okay, meron ka ng armhole. Ngayon, huwag mo nang alisin yung tip measure mo, dire-diretso tayo. Ito yung tinatawag na bicep. Yung bicep na yan, minsan tinatawag din siyang arm circumference. So bicep, pagkakuha mo ng pics na yan, bigyan mo siya ng konting allowance, yun na yun. Kung baka ikaw na yung masusunod kung anong gusto mo. Minsan tatanungin mo rin yung customer mo, okay na ba sa yung luwang na to, o gusto mo pang mas masikip pa. Dire-diretso. Ngayon, kung meron kang short sleeves, kunin mo na sa dito hanggang saan yung short sleeves niya, yun yung pinaka circumference niya. Kung meron siyang 3 ports, kunin mo na rin dito para diretso lang tayo. Yung 3 ports niya. Kung meron siyang long sleeve, kunin mo na rin siya dito kung ano yung long sleeves niya. So yun yung sunod-sunod lang siya. After nun, kunin mo naman yung pinakahaba ng sleeves. Okay? Pinakahaba ng sleeves. Nakadikit lang siya ng ganun. Short sleeves, 3 ports, long sleeves. Kung papansin ninyo kanina, kumuha tayo ng circumference dito, kumuha tayo ng circumference dito, kumuha rin ako dito. So, yun yung katapat niya. Short, 3/4, long sleeves. Okay na tayo dyan. So, nakuha na natin yung pinakahaba ng sleeves natin. Ngayon, ang kukunin naman natin ngayon, pagkuha ng length. Yung pagkuha ng pinakahaba. So, yung haba na yan, either mapablouse, manggagaling pa rin sa taas. Blouse, kung ano yung haba ng blouse niya, yun yung kukunin natin. Kung anong haba ng pinaka-length ng dress niya or dress siya na pole length, hanggang baba na siya. Titingnan natin, yan. Hanggang baba na siya ngayon dyan. Tapos, pag kumuha ka ngayon ng skirt, di ba meron tayong blouse and skirt na design. So, pag skirt ngayon, kukunin mo siya ngayon dito, ganun lang. Ihahaba mo lang din siya. Okay? So yun yung pagkuha ng haba ng skirt. So ngayon guys, natapos natin yung ano, 'di ba simple lang siya, sunod-sunod lang naman eh. Napakita ko sa inyo. Sunod-sunod lang naman siya kung paano siya kinuha. So ngayon, ang isusunod natin naman is yung pagkuha ng measurement sa pantalon. So sa pantalon, kukuha tayo ng crotch, ito yung punja, tapos pants length, ito yung haba. Tapos waistline, hip, thigh, yung hita, tapos knee, tapos yung pinaka-bottoms ng pantalon natin. So, kung papansinin nyo, minsan may magsasabi na trousers, minsan may nagsasabi na pants. So pareho lang sila, wala silang pinagkakaiba. Huwag lang kayo makompuse doon na minsan makakarinig tayo na may magsasabi na trousers, may magsasabi ng pants. Yun lang yun, pareho lang sila. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya susukatin. Paano tayo kumuha ng sukat sa pantalon? Okay, ito na. So, una natin kunin yung crotch. Okay? Ang pagkuha pala ng crotch pala, may tatlong paraan na ginagamit. Papakita ko sa inyo yung tatlong paraan na yon. Paano pagkuha ng crotch. Ito, tinuturo ko na rin to sa klase ko. So, ang unang paraan na gagamitin natin sa pagkuha ng crotch ay yung naka-sit position, nakaupo siya,
Pangalawa, naka-round yung tip measure at yung tinatawag na skill measurement. So, tatlong paraan ang pagkuha ng sukat. So, papakita natin isa-isa. Okay. Ito yung pinaka-unang technique sa pagkuha ng clothes. Halimbawa, meron siyang suot na pants at gusto niyang gayahin yung pinaka-clothes niya. Hanapin mo yung pinaka-ban ng pantalon niya. Pwede mong gayahin yung clothes na yon. So, since nakaupo yan, yung label mismo nitong upuan niya, yun na yung pinaka-clothes niya. So, halimbawa, meron siyang pinaka-label niya ay 7.5. So, maiksi lang to na clothes. Yung hipster to ang tinatawag. Okay. So, meron na tayong nakaupo. Ngayon naman, patatayuin natin siya. Kunin natin yung pinaka-round. Okay. Sa round measurement naman, ito yung model mo. Kung meron siyang gagayahin na clothes na gusto niya, andito yung band, tapos sa likod, haanapin mo na yung sa likod din, kung saan nakatapat. Itatapat mo lang yung pinaka tip measure dito sa band. Okay? Tapos sa likod, yan, andito yung likod na. So, yun na yung pinaka round measurement niya. Meron siyang 22. Okay? So, sa skill, iyon yung pangalawa. Yun na yung pangalawang pagkuha ng clothes. Pangatlo, yun yung tinatawag na skill measurement. Gagamit ka ng roller. Okay? So, ito na siya. Itatapat mo lang yung pinaka tip measure sa mismong wristband niya. Tapos, sasangkalin mo na siyang ganun. Makikita mo yung pinaka-label niya. Kung papansin ninyo, nung pinaupo ko siya kanina, 7.5. Nung pinatayo ko siya ngayon na may scale, 7.5 din. So, ibig sabihin, yung upo at saka nakatayong may scale is accurate siya. Pants length, yung pinakahaba ng pantalon nyo, meron tayong measurement na kukunin. Knee length, yung pinakahaba ng tuhod at yung pinakahaba ng pants nyo mismo. Para isang bagsakan na siya. Tapos na sa crotch, yung punja, tapos susunod natin ngayon, yung pinaka haba. So, manggagaling pa rin sa waistband, nilint niya, tatapat mo lang yung tit, kakapain mo lang kung saan yung tuhod niya. So, ito na yung sukat na to niya, idiretso mo siya hanggang haba. Depende sa consumer mo, kung gusto niya mas mahaba, mas maiksi, may tinatawag na ankle length, at mayroong tinatawag na floor length. So, kayo nang bahala kung hanggang saan nyo gusto. Kung pagkuha naman ng shorts, yung mga short pan, so, doon lang din siya sa way na yon na paraan na pagsusukat. So, nakuha mo na yung length, susunod mo ngayon yung pinaka waistline. Tandaan nyo sa pantalon, ang waistline ay hindi talaga yung normal na waistline natin. Lalo kung hipster. Huwag nyong kunin dito, dapat kukunin nyo kung saan yung pinaka band. So, kung itong yung suot niya ngayon, susundan natin, ay naka-hipster lang siya, doon tayo kukuha, hindi dito sa normal na waistline. Ngayon, kung ang pants nyo is mas mahaba, kunin natin yung pinaka-normal na waistline. Okay? So, dahil nga dito tayo sa hipster, kukunin natin yung pinaka-hipster na waistline niya. Okay, yun yung pinaka-waistline natin. Idiretso na natin sa doon sa hips. Diba? Alam naman natin kung paano, anong distance ng hips na yon. Okay? Pangalawa, pagkatapos mo sa hips na yan, idiretso mo sa thigh, sa hita. Didikit nyo lang sa doon sa crotch niya, susugatin siya ganito, mahigpit o maluwang, bahala ka na. Okay? Diretso sa tuhod, kung ano yung buka ng tuhod, at ano ang buka ng sa baba. Meron kasi tinatawag na straight cut, meron din tinatawag na naka-skinny cut. Yung mga tapered cut. So, ibig sabihin, sisikipan nyo. So, yun lang. Ayan guys, natapos din, di ba? So, madali lang. Aralin nyo lang siya. Which is medyo marami akong explanation sa ginagawa ko. Pero kung titingnan nyo kung paano siya kinuha, kaya nyo yung sundan yun. Mag-practice kayo kung meron kayong mga kasama sa bahay na kahit sino pwede yung gawin yung pagsusukat ng katawan. Paano kunin yung sleeves? Paano kunin yung pagsukat ng pantalon? So, ngayon, hindi na kayo mahirapan. May guide na kayo. So, Miss Pei, salamat sa aking model na nabisita lang niya ako tapos biglang naisipan ko lang, mag-vlog tayo. So, ito na siya. So, thank you to Miss Pei. At sana guys, huwag kayong magsawang sumuporta sa aking channel.
And don't forget to subscribe and like. And see you in my next vlog. Bye! Bye!